Ayan guys, good morning po. Ito, nagpapatubig po kami para gumanda yung ating mga bunga, yung ating ampalaya. Nakapalaki tayo ng mas maganda. So dito, magkaroon tayo ng pag-control sa ating mga ginagawa. Ayan. Kontrolin natin guys mga problema nito, tulad ng mga nakita kong mga naninilaw ng mga dahon. So ayan, so, kulang pala ito sa tubig. Ayan guys, so, mga lipspot. So unti-unting mawawala yan. Makukontrol na natin yan. Ayan. So gagamitin natin ang compressor to. Gina tayo ng sprayer. Guys, kung makikita nyo, marami na yung kanyang mga buko. So nakikita na yung mga buko niya, unti-unti. Ayan. So the best pala to guys, tong ating Galaxy Max 1 F, Galaxy Max F1. Ayan o. So, yung ginagawa ng pag-unview guys, didilig, ayan o, mga kasawa. So dito guys, medyo makanlong dahil may mga saging pa. So kaya yung iba medyo na-late ng umunga. Pero kita nyo yun guys, oh, dami. So in-inspect natin dito hanggang 20, ganito na yung magkikita natin. Ayan. So ito po guys ay parang nasa 55 days, 57, ayan. So dati kasi nung i-upload natin na 50 days, nasa 47 days lang pala yun. Medyo nagkamali tayo dun ng ano. So tinignan natin sa kalendaryo at sa upload natin yung na-video natin to. So nasa 47 days lang pala. Kaya yung unang harvest namin dito parang nasa 42 days. Yung pangatlo, pangalawa sa 45 at 48. Ayan.
So itataas lang natin guys yung ibang mga talbots. Ayan. Ayan, shoutout pala kay Sir Arben Benedicto. Ayan. Sir, good morning po. At ayan, naparood ko yung video nyo kagabi. Ampalaya na ulit pala yung tanim nyo ngayon. Ayan. So, congrats po at bumalik kayo sa pag-ampalaya. Misty Saipuan kay Sir Arvin Benedicto ngayon. Hindi ko lang alam kung gaano karaming tinanim mo ngayon, Sir. So sana maging maayos na po yung tanim nyo ngayon. Yung guys, yung mga bunga, ang dami. So magli-level up po yung ating mga bunga guys kapag umabot na yan ng mga 60 days. Ayan. So ando na talaga yung kalakasan ng pamumuha ng ampalaya. Days, ayan. Kalakasan ng pamumunga. So 1 week, makikita nyo na sa gitna, marami na tayo makikita dyan. So unti-unti na yan dahil lalo sila gumagapang na pagitna. Ayan. So yung size ng pagitan natin guys ng gitna, yung pinakatabla natin, hindi pari-parehas. May 3 metro at 1 metro at kalahati lang. Halos karamihan dito parang umabot lang ng higit sa hindi pa yung kanyang agwat. Pero mas maganda yung guys lalo at kapag maliit yung mga area nyo. So kapag malaki naman, pwede nyo mga 3 meters. Ayan. So kasarapan na yun para mas matagal yung buhay at matagal sila mag panagpo sa gitna. Ayan. Yan na yung ginagawa natin. Pero kapag maliit lang talaga yung space, so pwede nang gawing ano yan, 1.5. Ayan. 1 meters in kalate, 1 metro at kalate. Ayan. So dito guys sa ilalim, so mapapansin nyo, so meron pa yan yung mga talbos na susuloy dyan, magkakaroon pa ng mga dalang bunga yan. So magkikinabang pa rin yun dyan. So medyo nahirapan ang magsalita guys dahil masakit yung paa ko. Medyo nabubulol. So ayan, paano makontrol natin itong paninilaw ng ating ampalaya. So kailangan, lalo ngayon ulit, medyo madalas na naman yung init, wala namang ulan. Ito guys, so may mga dilaw na bunga. Ayan. So tinatanggalan natin yan.
Para hindi natin puha ng mga ano, mag-fly. So maraming salamat guys. Update lang po natin yung paano natin mapaparecover yung ating ampalaya. So ayan. So sa pag-harvest po ulit tayo. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat. Ayan. So palaging pong tandaan, magbigay sa kapwa ay maraming darating na biyaya. Maraming salamat po.